It must be shocking na malaman mo na mayroon kang kapatid sa labas. I can't deny that. Nakarelasyon ko yung babaeng yun. And bukod dun, dami niya atraso sa atin. Kasalanan ko. I'm sorry, Adrian. Lena doesn't mean anything to me, Adrian. As far as I'm concerned, I only have one son, at ikaw yun. Bago magsalita si Lena, kailangan na natin umalis dito. Let's do it, now! Hindi na natin magagawa yun. Bakit? Anong pera? Kinuha na mayari. My God! Ituloy na natin ang unang plano. Kailangan mawala na si Lucas bago pa niya malaman na hindi niya anak si Adrian. It will solve all our problems. Lasonto, how many times do I have to tell you I don't want Lucas to die? Pag-isipan mo, iba na ang sitwasyon ngayon. Lucas has to go. Pinagagamit ang lumabas ng bahay. Pero inabuso mo ang kabaitan ko. Saan ka nagpunta? Nakipagkita ka kay Conrad. I warned you before! Next time na mahuli kita, hindi niya magugusto ni Conrad. Ang dati ko sa inyo. Twinkle. Ay, yes, ma'am. Para ba kay Sir Lucas yan? Ay, opo. Nagpapatimpla po siya. Alam mo kung anong bagay dyan? Yung biskuit na dinala ko from Switzerland? Yung nasa lata na pula? Ay, opo. Kunin mo sa stock. Ay, yes, ma'am. Okay. Opo. Dala na to kay ano? Kay Lucas Paz, please. Yes, ma'am. Thank you. Sir, pinapabigay ni Mom Vanessa. Ilagay mo. Sir, matanong ko lang, meron ba kayong iniinom na kahit anong gamot? Dala. Sir! May gusto lang akong sabihin tungkol kay Lena. Ano yun? Mga bata pa lang ho kami. Hinahanap niya na yung tatay niya. Gusto niya malaman kung anong pangalan. Kung saan nakatira. Kung bakit siya hindi pinupuntahan nito. Lumaki siyang nangungulila sa pagmamahal ng isang ama. Bakit mo siya lang sinasabi ito? Kasi kayo ho yung hinahanap ng matagal ni Lena. Kahit hindi niya sabihin sa akin, alam ko mahalaga sa kanya to. At alam ko
na mahalaga din sa inyo ang pamilya. Oo, kadugo ko si Lena. Pero kalaban siya. Masyado nang malaki ang mga kasalanan niya sa akin para tanggapin ko siya bilang isang anak. Pero ang anak ay anak. Hindi ko ba, sir? Dad, may kausap lang. Okay. Pamirienda ka na lang, ah. At may kape ka pa. Para nga mo? Sa tatay mo yan, sir. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon pinagkakatiwalaan ka pa rin ni Dad. Ano ba pinakaya mo sa kanya? Alam mo, kung siya napapaikot mo, ako hindi. Wala akong tiwala sa'yo. Wala rin akong tiwala sa'yo. Parang ikaw yung tipong maraming tinatago. Sa tingin mo, anong tinatago ko? Hindi ko alam. Labas na ako dun. Hindi ako makikialam. Basta hindi mo rin ako papakialaman. Adrian! You're here! Yes, ma'am. I have a long night ahead of me. No! Ma, what's going on? The coffee's... Huh? It's no good. This coffee? Why? Pinagtimpla ko si Yaya. Ang nilagay niya, instead of sugar, asin! Gagawa na lang ako ng bago. Adrian. Dad. Working late? Yeah. Saan ang coffee ko? Yung coffee niya? Yeah, where you go? Yung coffee, Dad, ipagtitimbla ka na lang daw ni Mama na bago. Okay. Nagabi ka yata, Jordan. Oo nga, we. Pauwi na rin ako. Anong nangyari dito sa halaman? Bakit parang namatay? Ako, patay ako kay Madam. Sige, Hasan, ikat ka, ha? Labas ko muna to. It's no good. Ba't niyo ko pinigilan inumin yung kape? Adrian, I need you. Ano yung laman ng kape? Lason! Adrian, yung boses mo. Pati ikaw? Pinagtatangkaan mo rin yung buhay ni Dad. Shh! Adrian, makinig ka sa akin. Mahal ko si Lucas. At ayoko sanang gawin to. Pero hindi ko na kaya yung mga ginagawa niya sa akin. Gawa ni Dad yan? Halos patayin niya ako kanina. Pero hindi niya tinuloy. Kasi panakot niya lang sa'yo kasi sumuway ka sa kanya. Ano ba kasi ginawa mo? Adrian, kahit may kasalanan ako, kahit sumuway pa ako sa mga gusto niya, wala siyang karapatan, nasaktan ako. Hindi ko na kayang tiisin to. Ayoko na!
I can talk to him. No, anak. Ano mangyayari? Baka magalit lang yun sa'yo. Ang pinakamasama doon, kapag nalaman niya ang totoo, at ikaw paparusahan niya, anak. I'm doing this for us. Pero parang patayin siya. Anak ng daddy mo si Lena. You know what's gonna happen there. Sasabihin ni Lena sa daddy mo ang totoo about you. Kapag nalaman ng daddy mo na niloko natin siya, hindi ka lang niya tatanggalan ng mana. Papatayin niya tayong lahat! Hindi ganun si Dad. Hindi mo kilala si Lucas like I do, Adrian. Masama magalit ang daddy mo. I have the scars. I have the broken bones to prove it. Tinitiis ko lang ang panggugulpi niya sa akin dahil mahal ko siya and I don't wanna lose him. Pero ibang usapan na ngayon, Adrian. It's a choice between him or us. And I choose us. I choose you. Anak, kapag nawala ang daddy mo, everything that you see will be yours. Everything that you deserve. Kapag may nangyari kay Dad, ako mismo ang magsasabi sa mga pulis na kayo ni Tito Conrad ang may gawa. You will do that. Try me. Everything's all right. Pasensya na kayo sa nangyari ng isang gabi, ha? Sino po ba yung pinoprotektahan niyo po at ayaw niyo pong masaktan? Yung mga empleyado ko. Alam niyo naman na responsibilidad ko lahat ng tao na nagtatrabaho sa gobyerno ng salbasyon. Kaya lang minsan, may mga hindi makontrol, kaya nagkakabulilyaso. Dad, masyado na itang mabigat yung responsibilidad niyo. Pati yung mental health yun naapektuhan na. Pero sige, kung gusto niyo, mag-retire na kayo. Let's migrate. Pahing na kami ni Allison. Oo nga po, Dad. Ang hiling ko lang kung pwede po bang tapusin ko muna yung school year ko. Dad, narinig ko ba yung sinabi namin? Okay lang ba sa inyo kung hindi tayo sa stage ng migrate? Then where? Kahit saan. Saan na mabilis kumuha ng immigrant visa. Kayo bahala. Kung nasan ka, dun kami. Okay. Paprocess ko yung mga documents and by the time na matapos, siguro tapos na rin ang school year. Sige, Dad. Kaya na. Kung hindi ko maliligtas sina Vanessa at Adrian, at least maliligtas ko mo lang itong dalawa kong anak na walang kamalay-malay at walang kasalanan. Kung sapat lang ang pera ko, paaalisin ko na kayo ngayon. Kailangan ko muna magbenta ng mga ri-arian ko. Para magkaroon tayo ng sapat na pera para mabuhay kayo sa ibang bansa. Anong ginagawa mo dito? May nagtangka sa buhay ni Lucas. Si Vanessa at may kutob ako, magkasabot sila ni Conrad. At anong pakay ko kung magpatayan sila? Lena, kailangan mo na sabihin yung tungkol kay Adrian. May karapatan ka sa Royal Wellness, sa pamilya nila. Hindi ko na kailangan magsalita.
Dahil ayon sa batas, may karapatan talaga ako. Kaya ako na sila magpatayan. At pagpatay na si Lucas, saka natin ibubulgar na hindi niya totoong anak si Adrian. Papupuda sa akin lahat ng kayamanan. Gano'n ka na talaga kawalang awa? Bakit ko kakaawaan si Lucas? Alam mo kung anong ginawa niya sa akin, sa pamilya ko. Alam mo ba kung tingin niya sa nanay ko? Hmm? Napakaliit. Kasalanan daw ng nanay ko ang lahat. Dahil tanga siya. Ipinanganak ako dahil kasalanan ng nanay ko. Ngayon, kung pumunta ka dito para humingi ng tulong sa akin para iligtas si Lucas, mali ka ng taong lapitan. Lena. Pwede ba? Umalis ka na. At huwag ka nang lalapit pa sa akin kahit kailan, traitor ka. Kung pinagtangkaan ni Vanessa si Lucas dahil sa sekreto nila, ibig sabihin na sa panganib ka din. Matagal na nasa panganib ang buhay ko dahil sa kanila. Lena, baka pwedeng huwag ka muna dito, kina-adara muna ka muna, o kaya kina-tatay para... Para kahit papano, protektado ka. Pwede ba? Huwag kang umasta na concerned ka sa akin. Siyempre, concerned ako sa'yo. Kung totoong concerned ka, hindi ka kakampi sa mga kaaway. Ikaw ang hindi ito nakakalam sa pinagdaanan ko sa kamay ng mga narsiso. Alam mo kung gano'ng kalalim ang galit ko sa kanila. Pero binaliwala mo lahat ngayon sa pagsama kay Lucas. Para mong inapak-apakan ang puso ko. Binaliwala mo lahat ng pinagsamahan natin. Ipinaramdam mo sa akin na wala akong halaga sa'yo. Lena. Alam mong hindi totoo yan. Mahalaga ka sa akin, higit pa sa buhay ko. Alam mo ba kung bakit ako pumunta sa teritoryo nila? Para sa'yo. Para kumuha ng hustisya sa lahat ng ginawa nilang kahayupan sa'yo. Pati kay Lolo Dado! Sa paraang hindi ka naman dadamay. Sa paraang hindi ka naman sasaktan. Lahat to para sa'yo, Lena. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Humanda ngayong Miyerkules. Humangay mo ako? Lalaban ako sa paraan, alam ko. Kaya walang mangyayari sa atin dalawa. Kung hindi makuha sa pilitan. For all those years na wala kang kuwang suporta sa akin, I can buy M&R. Baka magkaroon ng lipatan. Nagpumilit po siyang pumasok eh. Sino? Ako, ang unika iha ni Lucas Narciso. Is this a joke? Mukha ba akong nagjo-joke, stepmother? La Vida Lena.